Ako po si Engineer Tony Nanggiel ng Administrator ng National Irrigation Administration na bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Kung meron kayong issue, may singit at paningit na maiinit na issue ngayon aming ibibigay sa inyo. At tiyak na ito'y magugustuhan ninyo. Naglalagab love na issue, tatalakayin natin ito. Singit, paningit. Bumpero sa talakayan, hitik sa editorial. FYI is back at magpatuloy natin. Attorney Ray Bagatsing, 4.7 hectares. Magkano binibili ni Raymond Puya? Gusto niyang ipagbili ito nung una sa kanilang caucuses ng halagang 700 per square meter. Okay. Sa 700 per square meter, nagkaroon na ba ng bayaran ang San Jose del Monte to Raymond Puyat? Nagkaroon na ba ng ayusan dito? Bayad na. 14 na araw bago dumating ang pirmahan ng contract of sale. Nagbayad na kagad ng 33 million. 33 million kagad ang paunang bayad kahit na hindi pa napipirmahan yung deed of absolute sale. Aside dun sa deed of absolute sale, is there any board, council approval nitong buying ng lupa? Meron, kasi merong enabling resolution to authorize the mayor to enter into a contract of sale with the owner, yung seller, ano? So meron yan, may enabling ordinance so, yan. So bakit minamadali sa palagay mo yung bilihan ng lupa? Tapos binabribe umano si Romeo Agapito ng 200,000. Kasi doon sa discussion ng proposed ordinance para bigyan ng authority si Mayor San Pedro to enter into a contract of sale, ang oppositor dyan ay si Agapito. Sinabi ni Agapito, bakit natin bibili itong lupang ito samantalang mayroon na tayong nabiling lupa dati? Anong gagawin nila doon sa lupa? Ganun din, kumbaga construction ng government center, mga government buildings, nagawa na yan nung araw. Meron ng ordinansang nauna dito at meron na rin naita yung gusali doon. Kaya lang, wala pa yung pinaka-munisipyo. Ngayon, dinala mo itong kasong ito sa Office of the Ombudsman. Nasa Ombudsman na ito. What will happen to the buyer? Like Ramon Si Puyat, Raymond, to, Raymond Puyat. Palibasa, merong allegation ng conspiracy. Kahit na po si Raymond Puyat ng VG Realty or Group of Companies ay civilian, pag may conspiracy, the act of one becomes the act of all. Therefore, liable at indictable din itong si Puyat na ito sa Sandigan Bayan. Is there any possibility, Attorney Ray Bagatsing, na until such time na dinidinig ng Office of the Ombudsman ang kasong ito, you can file ba ng itong mayor na to should be suspended as mayor of San Jose del Monte? Oh yes, yung preventive suspension ay kaakibat ng criminal case. It is always instituted, ano? With the filing of the criminal case, nandun din ang kasong administratibo. And it is up now to the Ombudsman or to the Office of the President to effect the preventive suspension. So, meaning to say, Attorney Bagatsing, kinakailang aktuhan ito ng mabilisan ng ating Office of the Ombudsman so that makapili naman ang mga kababayan natin sa San Jose del Monte ng matitinong leader nila. Dahil kung nangyayari itong mabilisan na ito, the mayor, Reynaldo San Pedro pa mismo, umano ang nagbibigay, nagsusuhol sa kanyang konsehal, masamang at napakapangit na maging president ito. Nararapat lang na ang Office of the President ay gumanaw kaagad. Kasi dito, pangitang-pangita na dahilan sa pagtutol ni Konsyal Romeo Agapito dito sa transaksyon na ito na overpriced ang bentahan ng lupa, talagang ang intention kung bakit siya binigyan ng 200,000 piso na pauna daw na bayad ay para patahimikin siya at para siya mag-cooperate at sumama na sa mayorya. Pero ngayon, hindi niya ginawa yan. Ngayon, partner, hindi basta-basta maging whistleblower.
like nito ni Agapito. Anong status ni Agapito? Baka ito'y mapapatay o mapapaslang alam mo na, yung ibig ko sabihin. Yun nga, yung kanyang freedom of movement has been curtailed at pinag-iingat siya ng kanyang mga supporters, marami ring mga pare ang nagsasabi sa kanya na huwag ka munang lumabas. Mm-hmm. Medyo hide and seek muna sa mga gustong pumatay sa'yo. Mm-hmm. Kaya nga gustuhin man niyang makarating dito sa FYI, hindi niya magawa kasi paglabas niya rito, nandiyan na ngayon yung possibility na siya ay baka abangan. Okay, alam po ninyo hindi natin tatantanan itong isyong to dahil yung pagbibigay ng bribery money, ano ho, at ang nagbibigay pa eh punong bayan o leader o mayor ng isang bayan, eh mahirap po yan. Para po naman sa mga taga San Jose del Monte, eh tignan natin yung movement ni Consial Agapito. Bantayan po natin dahil ang isang whistleblower partner, naniniwala ko, ito ang sumusunod sa sinasabing tamang daan. Palagay mo, partner. Maganda itong ginawa ni Councilor Romeo Agapito kasi he did not only blow the whistle, nag-file siya ng charges. Yeah. And he made determined efforts to return the money to the government. Yan. Ang problema, wala siyang mapagdala ng pera. Hanggang ngayon, he is still in possession of the money. Kaya nga hinihiling natin sa ombudsman na kung pwede, ilatag yan, yung pera na yan, alisin sa bundle, kunin ang mga serial number at ilista. Saan winidraw yung pera nga pala? Lumalabas China Bank ang source ng pera. Kaya mas maganda ang pag yan eh, nasa safety deposit na to. Partner. Nasa isang banko, nakatago po. At malalaman din natin sa China Bank kung sino ang nag-withdraw nito. Mare, kung merong series, merong mga serial number silang nililista. Pero palagay ko wala eh. Kasi nakalagay lang sa bundle yung source sa China Bank. Pero siyempre, hindi natin alam kung may pirma doon. Okay. Sinong nakapirma. Ngayon, dahil gaul lang tayo sa oras, no, partner. Ano ang pinakapanawagan mo sa mga mamamayan natin ng San Jose del Monte? At sa ating ombudsman o sino mang concern na dapat na gumalaw dito sa kaso ni Mayor Reynaldo San Pedro? Unang-una, lahat ng mga NGOs at nagmamasid dyan sa San Jose del Monte sa kasong ito, dapat suportahan po ninyo itong si Romeo Agapito. Dapat gumawa tayo ng clamor sa ombudsman at marinig ang hinaing ng bayan kasi itong 200,000 po ito is just a tip of the iceberg. Marami pang lalabas na amount dito na bribe money. Ito, kumbaga, ito ay nunal lang. Yung pinakamalaki, hindi pa natin alam. So, alamin natin sa ombudsman, i-pressure natin ang ombudsman na tapusin na kagad ang preliminary investigation. With that, thank you so much, Attorney Ray. At si Attorney Ray Bagaching, ang ating naging panauhin ngayong gabi. Sana po, Mayor San Pedro ng San Jose del Monte. Pwede ba natin i-time mystery yan? At ako naman ang i-bribe nyo. Joke lang ho yan. Sana po itong mga bribery nito ay mabigyan ng hustisya na hinihingi ni Consial Agapito ng San Jose. At antabayanan po sa mga ilang ilalabas pa ng FYI ang patungkol sa usaping ito. Magbabalik po ang FYI after this commercial break. Ako po si OWA Administrator Carmelita Dimson na malugod na bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Sa lahat po ng ating mga nanonood na OFW, mabuhay po tayong lahat. FYI!